Ito, uy, fuel injector and carb cleaner, fuel additive. So, ano nga ba ito? Hello guys, Wills here and welcome to my channel. So, andito na naman tayo, may pag-uusapan na naman tayo ngayong araw. Itong fuel injector and carb cleaner, fuel additive. Naging curious ako kung ano nga ba ito. Uy, fuel injector and carb cleaner, fuel additive. So, ano nga ba ito? So yan, pwede kaya ito sa ating motorsiklo? Yes! Pwede to sa ating motorsiklo guys. Ito ay isang fuel additive na pwede natin idagdag sa ating gasolina, sa isang full tank ng ating gasolina, bago tayo maglagay sa ating motor guys. Explain ko muna kung ano nga ba ito. And una, punta tayo sa use. Based sa nakalagay dito sa kanyang likod, basahin ko na lang para sa inyo. Fuel injector and carb cleaner with FMX. Technology. Reduces friction in upper cylinders, maximizing fuel economy. Cleans fuel injectors and intake valves as well as carburetor systems and treats up to 21 gallons of gasoline. Dami din. Contains no alcohol. So, yun. So, 21 gallons of gasoline sa isang bottle na ganito. Madami na siya, guys. And yung isang bottle contains 312 fluid ounces or 354 milliliters. Kalagay dyan. Yung. Doon. Yung. Dyan. So, madami na to. Pang sasakyan. So, sa isang full tank ng sasakyan to. Pero sa motor, ilan lang naman ang fuel capacity ng motorsiklo. Commonly, matakwin ng 3 liters, 4 liters, 5 liters, kung mas mataas, 7 liters, yung mga big bike na, sa mga big bike, malalaki talaga. Based sa aking research, ang fuel additive like this one, the fuel injector and carb cleaner, it can remove dirt, gum buildup, and fuel varnish buildup. Fuel varnish? Varnish? Pintura yun, di ba, ng wood? Hindi guys, yung fuel varnish, yan. Ang ibig sabihin dyan ay yung fuel varnish ay yan yung mga build up na bubuo sa ating mga carburetor, fuel injectors. Ito yung build up dahil sa mga chemicals na nakahalo sa ating mga gasolina. Sa mga gasolina na nilalagay natin sa ating mga motor, sa ating mga vehicles or motorsiklo. Mga gasolina, may mga chemicals yan guys. So yun ang tawag doon sa fuel varnish buildup. And syempre, pag nagkaroon naman ng buildup or dumi sa ating fuel injector, hindi na magiging efficient ang combustion. So, yun ang isa sa epekto nun. Pag hindi effective ang combustion, yun, magiging mahina, magiging less power sa ating motorsiklo. Madaming brands na ganito, guys. Pag-pagayas lang to. Meron ito, MAG1. Ito nabili ko locally. Meron yung STP, Seafoam, madami pa dyan. Yun lang ang mga nakita ko na brands. Pero kung initially ang iyong fuel injector or carburetor ay madumi na talaga, kailangan na talagang linisan yan. Hindi na may dadaan sa ganito mga fuel additives. So yun guys, yun ang pinagkaiba nun. Pero sabi ng iba, waste of money lang to dahil meron naman ng mga additives ang ating mga gasolina ngayon. Yes, yes. Tama din sila. Na meron na mga additives ang mga gasolina natin ngayon. Pero guys, hindi naman lahat ng gasolina or gasoline station pare-parehas ang gasolina. Meron tayong napupuntahan na gasolinahan na madumi, meron yung
meron yung may halong tubig. Hindi ko sure kung totoo or kung totoo yun, ha, guys, kung may halong tubig. Pero sa akin, gusto ko siyang subukan. First time kong gumamit ng mga ganito, fuel additives. Kung effective siya, tuloy-tuloy ko siyang gagamitin. Pero kung useless, walang epekto sa motor, hindi naman gumandang takbo, hindi na natin siya tutuloy gamitin. Ang ginagawa naman ng iba, twice a month or every week lang sila naglalagay ng fuel additives. Kung effective nga ba ito or hindi, yun ang susubukan natin. Pero hindi natin makikita to from the inside na gumagana, guys. So, subukan natin siya and ituturo ko lang sa inyo kung gano'ng kadami ba, kung gano'ng kadami ang ilalagay nyo sa inyong gas tank. And computation nito kung gano'ng kadami din ang inyong ilalagay. Kanina, sinabi ko na isa-isang bottle nito based sa kanyang packaging, 21 gallons ang kanyang ang kaya ng isang bottle ng fuel additive. So, yung 21 gallons, i-convert natin siya. Yan, convert natin siya sa liters. Pag kinonvert natin siya sa liters, guys, ang yan ay mag-equal sa 79.49 liters. So, 21 gallons equals to 79.49 liters. So, yung sa 79.49 liters, i-divide natin yan sa capacity ng gas tank natin. Base natin sa specifications ng ating motorsiklo. For example, sa aking MSI, ang fuel capacity niya is 4.2 liters. So, yung 79.49 liters, i-divide natin sa fuel capacity ng ating motorsiklo. For example, yung sa aking MSI, ang equals yan 18.92. So, yung isang bottle na ganito, 18.92 times natin siyang magagamit. Or 19 times, 18 to 19 times isang bottle na ganito. Pero gano'ng kadami? Yung capacity na itong bottle na to, isang bottle is 354 milliliters. Yung 354 milliliters, i-divide natin siya sa 18 point, or yung divide na lang natin sa flat out na 18 or 19. Depende sa computation nyo, guys, ha. Divide lang natin siya, then lalabas na kung gano'ng kadami. So, sa MSI, ito ay mag-equal sa 18.7 milliliters or 18.71 milliliters. Paano mo mamimeasure yun? Hindi naman kailangan na sakto, guys. Meron yung iba, lalagay nila na 3 cups or 2 bottle cups. 2-3 bottle cups. Ito yung ginagamit nila, yung bottle cup mismo. Nalagyan lang nila ng 3 full bottle cups or 2 bottle cups. Minsan 1. Depende kasi yan sa capacity, guys, ng ating gas tank. Pero kung gusto nyong saktong-sakto, accurate or precise, gumamit kayo ng syringe. So, yan. Itong 10cc na syringe. So, ito. Milliliter na ito, guys. Kapag gumamit na kayo ng ganito, pwede nyo saktong-sakto na yun na ilagay nyo. Yun. In milliliters naman na yan. So, sa akin, sa computation ko, 18, bali isang ganito, isang buong 10, then isang 8. Yun. Hindi naman kailangan na lagi kang maglalagay kada full tank. Ito lang naman ay isang preventive measure or maintenance. So, pwede naman natin gawin to twice a month or once a month. Maglagay ka ng fuel additive. Yun, pwede na yun. Para sa additional maintenance lang naman ng ating mga fuel injectors and carburetors. Pwede mo naman gawin yun. So, ibig sabihin, yung isang ganito, sa akin, pwede nang tumagal ng isang taon siguro to. Kung meron na kayong bad experience sa ganito, guys, i-comment nyo na lang sa baba. Kung may good experience naman kayo sa ganito, comment nyo na rin sa baba para malaman natin lahat. Based sa advice ng iba, mas maganda before ka magpagasolina, maglagay ka na ng ganito, tapos saka ka magpagasolina, mas maganda yung halo ng fuel additive sa iyong gasolina. So, yun. Alright, guys. So,
So andito na tayo ngayon sa ating motor. Na ilagay na natin to since na-explain ko na sa inyo kanina kung gaano kadami ang ating ilalagay. So yan, maglagay na tayo ng ganito sa ating gas tank or fuel tank. So alright guys, then nalagyan na natin yung ating MSI. Then lagyan na rin natin to. Sabay na rin natin tong lagyan nitong ating Mio Sporty. So yun, nalagyan na natin siya ng fuel additive and susubukan na lang natin and babiyahin natin to ng mga 2 weeks siguro guys, and titingnan ko kung makapagbabago ba sa kanyang performance. Balik na tayo sa loob. Nilalamig na rin ako dito guys, so ang lamig kasi ngayon and umuulan pa, tapos yung sumasabay yung hangin. So let's go. Yun guys, naglagay na ako, nilagyan na natin ang ating motorsiklo ng fuel additive bago nating tapusin ang ating video. Shout out ako kay Sir Jeff Caldin Mercado, kay Dream Bike, kay Jose Machu Bermudo, kay Ronski Motovlog, Sir Jackat Outcast Motovlog, sa mga idol ko dyan, sa mga motovloggers community of the Philippines. Shout out lahat sa inyo guys. So yun muna sa ngayon guys, and gagawa ko ng update video kung ayos ba, kung positive, negative, or walang silbi. Gagawa ko ng update video pag dyan guys. So yun guys, kung may natutunan kayo sa ating video ngayong araw, like nyo ang ating video and share nyo guys, and huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys, pindutin nyo lang ang subscribe button sa baba and ang kanyang bell icon para mauna kayo sa ating mga new videos na ilalabas. Ride safe sa inyong lahat. Kung anong trip nyo, gawin nyo lang, basta hindi masamang trip yan. Bye.